Hello everyone, samahan niyo po tayo magluluto. Isa na namang napakasarap na luto sa kami ng manok. Ayan, lutong Bicolano ito guys. Ito yung napaka-espesyal para sa aming mga Bicolano. Pero bago yan, intro muna tayo. Para sa mga sangkap, gagamit tayo ng Dawn Sili. Ito yung karne ng manok, malinis na yan. Pero gagamit tayo ng gata, alam nyo naman, Bicol recipe. Papaya, luya, pawang, sibuyas, pamintang buo, dahon ng laurel at sili, siling green at siling pula. Okay, dahil mainit na yung kawali, so naglagay ako ng kaunting mantika. Igigisa na natin yung mga inihanda nating panggisa, luya, bawang at sibuyas. Sinabay ko na yung siling pula. Yan, sabay-sabay na. Ganun din naman. So, ayan, sibuyas, dahon ng laurel, pamintang buo. Okay, saka ilalagay natin yung karne ng manok. Tinanggal ko na rin yung ibang balat ng karne ng manok para less cholesterol. Hindi na tayo bata, kailangan natin mag-ingat minsan sa ating kalusugan. So, naglagay pa rin ako ng pamintang buo, durog. Takpan natin to. Okay, ihalo na natin. Kailangan lang natin isang kutsara mabuti yung ating manok sa ating mga pinanggisang sangkap para matanggal yung lansa niya. So, pinalabas ko muna yung tubig. So, antayin natin yung matuyuan ng bahagya. Then, naglagay na rin ako ng kaunting asin para maggalasa na. Takpan natin muli. Okay. Dahil nasangkot siya ng mabuti yung ating karne, so inilagay ko na yung papaya. Kung napapansin nyo, nagtubig pa rin, no? Lagay ako ng gata. Purong gata yan. Or kakang gata. Sinabay ko na yung siling green. Dagdag aroma para mas mabango. Naglagay pa rin ako ng anong tawag dito? Duyang dilaw, turmeric. Turmeric yan. Hindi siya yung curry powder ha, turmeric. Okay, so pakukuluan lang natin siya hanggang sa matuyuan ng bahagya pa yung ating niluluto. Okay, timpla natin ng patis dahil medyo matabang, kaunti lang yung asin na nilagay ko kanina. Tinimplahan na rin natin ng bechin. Sa mga hindi nagbe-bechin, okay lang, nasa inyo na yun kung paano yung pasasarapin ng inyong luto. Dahil mahaba-haba na yung oras ng ating pagpapakulo, ayan, at kaunti na lang yung sarsano, ating binataang manok, nilagay ko na yung dahon ng sili. Ayan, parang tinola, no? May dahon ng papaya, ay may papayang bunga, may dahon din ng sili. Ang pagkakaiba nga lang sa tinola, may turmeric powder to at may gata. Pero talagang pagkasarap nito guys. Sa aming mga Bicolano, favorite namin pag ganito yung lasa ng aming niluto. Okay. Ewan ko ba kung bakit nasanay talaga kami sa bawat mga lutuin ay may gata. Okay, luto na itong ating tula. Ayan, ginataang manok or tinula sa gata. Ayan, halin natin bahagya. Ah, dahil okay na, luto na, so patayin natin. Siguradong magugustuhan nyo to guys. Try nyo. Kung bago ka lang sa akin channel, makiusap na ako ha. Please do subscribe, click the bell para naman manotify ka sa mga susunod yung upload. Yan, sana gusto nyo yung ating recipe. At ito na nga luto na yung ating ginataang manok or tinula sa gata. Ayan, so ready to serve na yan. Sa mainit na kanin, naku, baka parami kayo ng kain. Basta ganito yung pagkakaluto sa ating ulam. Okay. Panlasang Bicolano pong muli. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung ating recipe sa ngayon.